Hey guys, welcome po ulit dito sa aking channel, Tata's Photo Vlog. Ngayon po ay andito na naman po tayo sa Apetec Customs dito po sa bayan po ng Lambunaw, Iloilo. Magpapapalit po tayo ngayon ng ating bola ng ating Easy Ride 150N po. Ito po guys, ito po yung bola-bola na nabili po natin, yung 13 grams na bola-bola po. Ayan. Hindi po tayo mahihirapan pag nagpalit po tayo ng bola ng ating Easy Ride 150N po, dahil yung ating Easy Ride 150N ay maraming kapares po ng kanyang bola. Kaya pag bumili ka ng bola ng Easy Ride 150N mo, ay pwede mo yung sabihin yung pang Suzuki Skydrive, Honda PCX 125, tsaka yung Honda Click 125i. Yun, kasya din po yan sa bola ng ating Easy Ride 150N, dun sa kanyang panggilid. Iisang size lang po yan, depende na po sa inyo kung anong ilang grams ba yung gusto nyong ilagay sa panggilid ng inyong motor. Depende rin po sa setup ng inyong motor, sa inyong bigat. Kung gusto nyo pong medyo may arangkada yung motor nyo, edi maglagay po tayo ng mas mababang gramo po ng bola doon sa ating motor. Tsaka kung gusto nyo naman yung may pangdulo, medyo taas-taasan din natin yung gramo ng ating motor. Depende rin po sa setup ng inyong panggilid. Ayun. Tsaka magtanong din po kayo sa mekaniko kung ano ba yung compatible na bola. Kasi yung ang nakakaalam lang niyan ng setup ng bola ng inyong motor, yung mekaniko nyo mismo. Kasi simulat sa pool, dito na po ako nagpapaayos na aking motor. Kaya kung ano man yung in-upgrade ko sa aking motor, humihingi po ako ng advice doon sa may-ari po nitong shop na ito po, si Boss Renzo Lizada. Yun po guys, inumpisa na pong buksan yung panggilid ng ating Easy Ride 150N para po mapalitan po yung ating bola. Binubuksan mo na yung kanyang CVT. Ayan, ng ating poging mekaniko guys. Ayan. Lagi pula pasti ada penyakuan tu lah. Yang tu guys, lembuk sana pun CVT yung Easy Ride 150N. Yes, para mapalitan na po yung kanyang bola. May kubos eh. Ayan lang ito eh. Luruhin ko na limpiyo ka na dami atas mo lang. Ipapalit po natin na bola guys is 13 grams straight, para meron po siyang arangkada. So guys, na kuha na po lahat yung kailangan tanggalin.
para mapalitan po yung bola po nung ating panggilid ng ating easy ride 150 m si Raptor. Palilinisan na rin po natin yung kanyang air filter, guys, para swabe yung takbo niya, kasi pag once na madumi po yung air filter ng inyong motor, eh asahan nyo na po na magiging matakaw siya sa gas, kasi po tuwing pinipiga nyo po siya, eh puro gasolina na lang po yung pumapasok doon sa kanyang carburetor. Yung hangin po, eh hindi po sila balanse ng hangin, kaya ang nangyayari po is nagiging matakaw po yung motor natin sa gasolina, kasi sa panahon ngayon, guys, ay kailangan nating magtipid-tipid sa gas, guys, dahil tumataas na naman po yung presyo ng ating gasolina, kaya medyo masakit po sa ating bulsa. Ayan, natanggal na po, guys, yung takip ng kanyang air filter. Kasi okay, bubugahan na lang natin yan na mamaya ng hangin para matanggal yung mga alikabok, guys, para tuwing hihigop siya ng hangin, eh hindi siya nabubulunan, hindi puro gasolina lang yung hinihigop niya. Guys, eh bubugahan pa natin ng hangin yung ating air filter, kasi madumi na po siya. Kita nyo, guys, madami na pong alikabok, para matanggal po, para hindi matakaw po sa gas yung ating motor. Guys, tanga talaga. Tatakip po tayo yung ilong, guys. Grabe, ha? Low down ka. 13 grams. Okay. Diyan. Guys, pabalikan ko yung mamaya pag tapos na yung ating ginagawa, guys. Ayan. Gunggong! Barili kita sa mukha, eh! Papalit na ng bola yung ating kasama. Uy, pogi! Ayan po, guys. Nakakabit na po yung ating bagong bola doon sa kanyang Torx drive. Yung dila mo lukot-lukot, eh. Ito po, guys. Yung bagong bola natin, ayan. 13 grams straight, guys. Ayan. Yung kanyang bagong bola. Yan ay ibabalik na po nung ating poging-poging mika. Nasaan ba ang katakulaan na ihirapan? Mekaniko. Ayan, guys. Yung mga parts ng ating panggilid. Yung kanyang CVT. Wala nang aral-aral. Mekaniko na lang. May pera pa. Ayan, guys. Ayan. Wala daw kasing pera sa pag-aaral. Kaya wala nang aral-aral. Mekaniko na lang. May pera pa daw.
Yan po guys, binabalik na po yung kanyang clutch bell tsaka yung kanyang torque strip. At susubukan natin mamaya kung kamusta nga ba yung takbo ng ating motor sa kanyang bagong bola. Parati po nating tingnan po at ipa-check yung ating panggilid kasi yan din po ang dahilan minsan kung bakit nagda-dragging po yung ating motor kasi yung ating panggilid ay madumi na po. Nagkakaroon siya ng yung alikabok. Kaya ang tendency niyan ay yung pagda-dragging ng ating motor. Ay, ito na po. Umakyat na po yung ating poging-poging may-ari ng itong shop na to. Si Boss Renzo Lizada. Ayan, guys. Hello! Ayan. Poging-pogi yan. Poging-pogi yan. Maraming babae yan. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ala! Tay-tay dyan, guys! Inigpitan na po ng ating mekaniko yung kanyang mga panggilid. Galing Thailand yan. Galing Thailand yung mekaniko na yan, guys. Kita mo naman yung itsura. Dating mekaniko ni Bangs yan, si Bulbul. Ayun. Bulbul. Tawag sa kanya si Bulbul. Si Bangs, si sino kanyang isa? Si Arm, si Bulbul. Bago pala tayo pumunta dito kanina, guys, nagpag gear oil na po tayo ng ating motor. Napapalit po na tayo ng kanyang gear oil. Tsaka change oil na din po tayo para sa kanyang monthly maintenance. Pero pag umabot na siya ng 1,000 kilometers, hindi na po natin inaantay na maaabot tayo ng isang buwan bago tayo mag-change oil, guys. Ayan po, guys. Tapos na pong palitan yung bola ng ating Easy Ride 115 po. Kung bago pa lang po kayo dito sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. I-hit nyo na rin po yung notification bell para mas updated kayo sa aking mga bagong videong i-upload. Muli, ito po si Tatas Motovlog. Nag-iiwan ng isang kasabihan. Ride safe and God bless. Adios, amigo. Bye-bye. Get, 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 get